requires the body to be rendered a living sacrifice, not a dead or a dying sacrifice. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Doc, napakaganda ng topic, depression. Actually, dito na lang sa pinaka-opening ng binasa mo sa Councils on Diet, page 121. Kasi paborito ko ito eh. Kasi ito yung komentary ni Miss White doon sa Romans 12:1. Ang sabi doon, I beseech you, therefore, brethren, that by the mercies of God, that we must present our body a living sacrifice. So, piniliwanag dito ngayon sa ating binasa na yung point doon sa Councils on Diet ay talaga nire-require niya hindi yung sacrifice na dying sacrifice, kundi yung katawan talaga na presentable, na meron tayong kaluwalatian. Amen. Na may ipapakita sa kapamaraanan na makita yung pagkakaiba na ang mga anak ng Diyos talagang iniingatan ng kalusugan. Kaya pag sinabing requires, hindi biro ito. Pag sinabing katawan, ay talagang meron tayong bahagi na gagampanan. Talaga yung kautusan na may kinalaman sa pamantayan, lalo-lalo na yung 8 laws of health, talagang part ng buhay ng tao to. Kaya I'm encouraging each and every one of you who are watching this afternoon that we must understand fully that these kinds of what you call that requirements given by the Lord must be the number one, what you call it, priority in every individuals. And that's what this knowledge or kaalaman pangkalusugan all about, that we must work together and be able to create more awareness and bring more information to our beloved kababayan. Thank you so much, Doc. At sa atin pong pasimula, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa biyaya ng buhay, pag-asa at pagmamahal. Higit po sa lahat, sa biyaya po ng kaligtasan. Dalangin po namin, Ama, sa araw pong ito, ang puspos po ng banal na espiritu na sumaamin higit po sa lahat sa mga manonood ng programa pong ito, upang lahat po kami, Ama, ay sabay-sabay na manalangin at sabay-sabay naming yakapin, Panginoon, ang biyaya ng kalusugan na ipinagkaloob niyo po sa amin sa walong utos ng kalusugan. Maraming salamat pong Ama sa lahat po ng ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, Doc, pinag-usapan kasi natin yung nung mga nakaraan, itong tinatawag na depression, which is talagang napakalaking bagay para sa bawat isa sa atin. Yeah. And ngayon po, no, sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan regarding po sa depression, ay nais po namin na mag-commento po kayo, mag-send po kayo ng mga suggested topic nyo din po, or kung makakatulong po kayo sa ating pong ibang mga kaibigan na nagsisend po ng kanila pong mga komento regarding sa kanilang mga kasalukuyan na mga nararamdaman. Kasi Doc, alam mo, meron tayong mga kaibigan na nagsend ng kanilang mga experience regarding depression. And today, we're going to tackle about conquering emotional instability. Ibig sabihin, kapag unstable pala ang ating emotion, mga kaibigan, kailangan pala ay mapanagumpayan natin. We need to conquer it. Ano ito? Talagang merong labanan dito o gyera ito eh. Na pag hindi talaga natin pinaglabanan ito at pinagandaan yung pag-iwas o prevention dito, ang tendency pwede tayong matalo. Kaya nga, even in the Bible, in 1 Corinthians 6:19 and 20, piniliwanag dito yung kahalagahan ng ating katawan. Di ba ang sabi, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Alam ba, habang pinag-aaralan ko itong yung ibig sabihin nitong talatang ito, nagiging ano ko, alam mo ba, yung hindi lang proud, kundi yung thankful ako dahil alam ko na ang katawan ko pala eh, something very special in the sight of God. Kaya ang sabi niya ay hindi lang tayo nilalang, kundi binayaran pa o yung tinubos presyo na ginamit niya, hindi sa pamagitan ng pera, kundi yung alam niya na bago pa niya desisyonan na bibigyan niya ng pagkakataon ng tao na maibalik sa original, na hindi makaranas ng kamatayan, alam na niya na merong hirap na kanyang madadaanan. Ito nga yung kamatayan. Hindi lang dun sa iniwanan niya yung pinakamamahal niya na Diyos na kanyang pinanggalingan, kundi pupunta sa sandibutan na alam niya na matindi yung proseso na kanyang
lalagpasan. Pero hindi naging dahilan yun para hindi niya tayo puntahan. Ang tawag nga dito ay patay kung patay. Alam mo, pag nalaman mo yung value ng sakripisyo ng Panginoon, magkakaroon ka ng ano eh, yung kaisipan na hindi mo babarabarahin yung katawan mo eh. Magkakaroon ka ng kaisipan na napakahalaga ko pala. Siseryosohin mo yun. Ano, pag nalaman mo napakahalaga ng buhay mo at napakahalaga ng pinagdaanan ng Panginoon kung paano ipinanalo tayo sa kaso, hindi ka papasokan ng depression eh. Kaya may mga certain things that we must understand that by just learning about the life of Christ. Kaya I am suggesting actually to read the book, Desire Pages, and also Christ Object Lessons. Doon natin makikita yung tinatawag na kagandahan ng buhay. Amen. Thank you so much, Doc. No? Alam niyo, sa atin pong mga manonood, nais ko din po na, kasi sinimula ni Doc na nagbigay siya ng ilang mga libro na pwede nating basahin. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na nung naging topic natin, nung sinimula natin itong topic regarding sa depression, ay talagang namangha po ako dahil talagang nakalatag at talagang nakaplano po yung pag-create sa atin ng ating Panginoon. Bakit? Because the book Mind, Character, and Personality, nakalagay po dyan kung paano natin gapiin yung sadness, yung gloominess, yung loneliness, at higit po sa lahat, yung word na depression and anxiety. So sa atin pong mga manonood, I would recommend then one of the books is The Mind, Character, and Personality, especially for those people who are experiencing depression, especially nowadays. So Doc, babasahin natin sa volume 2, mga kaibigan, ng page 487, paragraph 1 of The Mind, Character, and Personality book, Two Extremes in Behavior. Those who do not feel that it is a religious duty to discipline the mind, to dwell upon cheerful subjects, will usually be found at one of two extremes. They will be elated by a continual round of exciting amusements, indulging in frivolous or no-value conversation, laughing and joking, or they will be depressed, having great trials and mental conflicts, which they think but few have ever experienced or can understand. This persons may profess Christianity, but, my beloved friends, they deceive their own souls. Isipin mo, pwede pala yun, Dok, no? Kristiyano ka, pero alam ba talaga natin kung paano yung daan patungo sa isang buhay na may Panginoon ka? Buhay na aakalain mo na, ay, hindi ko pala ma-experience yung ganitong behavior na parang malulungkot ako, matutuwa ako, ganito, ganyan, ganyan, paiba-iba. Pero kapag nalaman pala po natin, nakatulad yung binabanggit mo do kanina, no? Kapag nalaman natin kung gaano ka-precious, kung paano tayo tinitreasure ng ating Panginoon bilang anak niya, ay iingatan din natin yung ating katawan at yung ating buong puso't kaluluwa. Kasi tinubos tayo. Amen. Actually, isa yan sa pinaka-major talaga na tinatawag na panggapi. Na pag tayo may God, mapapansin mo lahat ng mga may Panginoon sa buhay nila, kahit anong pagsubok yan. Just imagine yung dinaanan nila Peter, nila Paul, nila John the Revelator, at lahat ng mga patriarka sa banal na kasulatan, nakitang-kita natin, palibasa, nandun sa buhay nila, yung kaalaman tungkol dito sa pag-ibig ng Diyos, yung mga trials ay parang naging ordinaryo na lang sa kanila. Kaya ito po yung point, the reasons why we are discussing these kinds of topic, mainly to give hope and to give room for those people who are watching this afternoon, that there is a way that you could possibly prevent by these kinds of scenario that we have, seeing so many people are experiencing these kinds of trouble, especially sa time natin ngayon na talagang daming namang problema ngayon. Kasi gawa nga nung, kung tawagin nga ay pandemic, ang daming namamatay, ang daming na-hospital, ang daming walang trabaho. Hindi malaman kung ano yung part na nangyayari sa kanilang buhay. Kaya nga ang tanging kasagutan na lagi natin pinibigyan ng daan dito, yung ma-value muna natin yung pagmamahal ng Panginoon sa tao.
At malaman din naman natin na talagang dinisign talaga tayo na matutong kumilala sa Kanya. Mm-hmm. Kaya ngayon lagi mong binabanggit sa Matthew 11:28. Mm-hmm. Subukan natin na ibigay sa Panginoon yung dalahin natin. Amen. Kasi kung pagkaminsan, sometimes we want to do it in our own, yes, without even giving it up, mm-hmm, and give it to the one who have the power, mm-hmm, to handle it. Ganun lang naman ang ating participation. Eh. We are not actually strong enough to think that we are capable of handling it. Mm-hmm. But in reality, God is always offering His help and support, especially for people who are in that kind of situation. Amen. Alam mo, Dok, napakaganda nun, no, na ibibigay dapat natin sa may lalang, doon sa may capability na tumulong sa atin, because He is our creator. Tama ba yun, Dok? Yeah. He is our creator. That's why He knows kung ano yung capability natin, yung DNA natin, kung anong ikalulungkot ni Gladens, anong ikasisiyan ni Dok Tam, kung ano ang ikasisiyan yung mga kaibigan. So we would like to share with you Mind, Character, and Personality book again. In page 487, paragraph 3 of volume 2, a discouraged man is a burden to himself. And you know what, my beloved friends, nakalagay dito na specifically, counsel to medical students. Why? Basahin po natin. I have had presented before me the fact that in your class of medical missionary students are those whose first work should be to understand themselves, to count the cost, and know when they begin to build whether they are able to finish. Let not God be dishonored by breaking down the man in the process of educating him. For a broken down, discouraged man is a burden to himself. Ang sakit nun, Dok. Actually, hindi naman talaga yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Eh. Mm-hmm. But anyway, magpakatotoo tayo talagang as human being, talagang part ng DNA natin yan. Eh, mm-hmm. Na minana dito sa nagkasala natin mga magulang. Mm-hmm. Kaya nga, sabi nga, when you look at Christ, then you'll be able to understand na maging part lang to ng mundo natin. Mm-hmm. Pero ang isang napakagandang bagay na ibig ko lang nabigyan ng daan dito, kailangan talaga ng taong magpakatotoo. Mm-hmm. Yung tanggalin natin yung parabang, ang yabang natin eh. Yung bang parabang, kung maganda yung buhay mo, o kaya naman, may problema ka sa pamilya mo. Kung pagkaminsan, kung hindi natin maintindihan yung pagkatao natin at hindi natin ibababa yung sarili natin, mm-hmm, doon tayo nahihirapan eh. Mm-hmm. Alam mo ba yung problema ng tao? Pride. One of the hatred. Sinabi nga sa one of the major instrument of Satan or snares of Satan, mm-hmm, ever written doon sa Book of Great Controversy, na yung pride ang siyang pinagmumulan ng lahat ng depression. It means hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo. Mm-hmm. Kung may dumating na problema sa buhay mo. Mm-hmm. Kaya kung pagkamisan, palibasa, gusto mong i-cop up yan, mm-hmm, sa sarili mong kalakasan, kaya nangyari, bumabagsak ang tao. Mm-hmm. Kaya nga si Peter, sa sobrang pride niya, kayabangan niya, dahil sa kagustuhan lang niya na makasunod siya ating Panginoong Jesucristo, mm-hmm, na naglalakad na siya doon sa tubig, nakatingin siya sa Panginoon, nakita niya, lumutang siya. Mm-hmm. Pero the moment na nagkaroon na siya ng pride at yumabang na, lumubog si Peter. Totoo, Dok, no? Ganon din tayo dito, nakakalakad tayo. Pero the moment na mawala yung pananaw mo sa Panginoon at hindi mo bigyan ng focus, yung tinatawag na ibig ng Panginoon na magawa mo, lalaglag talaga tayo. This is not an easy, yung laban. Mm-hmm. Talagang hindi biro itong bakbakan natin yun. Mm-hmm. Lalo na we are getting close, yes, sa finishing line. Mm-hmm. Hindi ba sa page 48 ng early writings, anong sabi ron? Time is almost finished. Yung vision na nakita ni Miss White. Mm-hmm. Na ang sabi doon, napakaiksi na lang ang natitira, pero yung larawan ni Kristo na dapat makita sa buhay nila, siguro basahin nila yon, early writing page 48. At diyan, ang sabi doon, napakalawak daw ng gawain sa atin, natin, mm-hmm, pero yung panahon, wala, napaka-kunti na lang. Maiksi na lang talaga. Kaya kung titingnan natin ngayon yung scenario natin, hindi lang natin dapat entertainin itong mga negative attitude na ito. Itong tinatawag naman, depressions na yan. Wala yan. Padala ng kaawa yan. Bakit tayo mag-worry? Ang importante, buhay tayo. Amen. While we are still alive, may pag-asa. Amen. Thank you so much. And sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong gustong ibahagi sa amin na experience nyo, ay i-comment nyo lamang po yan dito po sa
kaalamang pangkalusugan. And also, syempre Doc, hindi natin kakalimutan yung ating mga kaibigan na nagsisend ng kanilang mga messages, especially ngayon, binabati namin si Roel Velonza, si Annie Velonza, and also si Brother Roy Velonza, and gayon din yung kaibigan natin na si Rogelio Bellio ng Maryland, ayan, Laurel Maryland. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo pong panonood ng kaalamang pangkalusugan. And syempre, alam mo ba Doc, nagugulat ako kasi, di ba, nag-a-appeal ka Doc regarding doon sa mga magtatanim na mga tao. Hmm. Kung gusto nilang magtatanim, ang ginawa nila ay nag-send talaga sila ng kanilang mga numbers dahil Doc, gusto namin magtanim. At totoo po yun mga kaibigan, ano? Kasi ano yun eh, therapy yun sa atin eh. Di ba, pinag-usapan natin yung relationship ng exercise and depression and yung farming, yung planting, yung gardening. Actually, sa natural medicine, actually, during that time when I started learning about the nature of that, what you call it, study, we find out that the real meaning of naturopathy, it means that we have to focus or to look at the main cause. Mm-hmm. So when we have these kinds of situation or problems, especially depression, we really have to find out mm-hmm. what is the main purpose or main way of releasing ourselves from these kinds of negative experience. Mm-hmm. So in the area of natural medicine, we have to focus on the what you call that in the main root. Mm-hmm. And what is the main root? Remember, we discuss about the importance of nutrition. Yes. And then binanggit natin yung lysine, proline, mm-hmm. isoleucine, methionine, histidine, tryptophan, phenylalanine. Mm-hmm. We find out that those kinds of essential minerals are not being produced by the body. Yes. Especially the brain. Mm-hmm. They are the one who are being what you call that deprived from the essential one that the body didn't produce it. And the only way for us to bring it back, the normal functions of the brain, mm-hmm. we need to go back with the nutritional therapy. Yes. Kaya kahit sabihin natin gusto ma-fight yung depression, eh kinakain mo, puro processed food. Mm-hmm. Anong functions ng essential minerals and so on? To alkalize the blood. Because once your blood is in the, what you call it, acidic environment, then the brain will be affected. Mm-hmm. That's why we need to combine it together. It's not just something that we talk about something, exercise and so on. But when we are not feeding our body in a proper nutrition, we are not going to enjoy these kinds of gift given to God. That's why we need to talk about something, holistic approach. Mm-hmm. Now, at pinag-uusapan dito, yung kabuuan. Mm-hmm. Kaya binigay sa atin yung diwanag ng tinatawag na pangkalusugan o yung sa area ng nutrition, mm-hmm. mainly kasi kailangan nating ipagkaloob yan dahil kung wala maglalagay niyan, for example, sasakyan mo. Mm-hmm. Kakargahan mo ng gusalina, mm-hmm. ayaw mong kargahan, kahaya bang kargahan ng sasakyan mo yung sarili niya? Hindi. Sino maglalagay? Ikaw dapat. So, yun yung point natin dito. Mm-hmm. Kaya napakarawak. Kaya nga napakahaba na ng episode natin. Eh. Diniscuss natin itong nutrition. Mm-hmm. Diniscuss natin itong exercise. Paano naman mabiburn yung nutrients mo kung walang exercise? Mm-hmm. Paano naman makiklear up yung brain mo kung walang oxygen mm-hmm. na nakukuha sa fresh air? Yes. Ang problema ng tao, nakakonfine sila sa kamay nilaan. Mm-hmm. At ang room na kanilang tinitiran, walang oxygen. Mm-hmm. More on air condition. Yes. Eh kahit sabihin natin na itakil natin lahat dito yung tinatawag na antidepressant or tinatawag na kung ano man yan. Mm-hmm. Eh kung hindi naman tayo susunod sa 8 laws of health, mm-hmm. believe me, huwag ka na maghanap. Kung minsan ng tao may masyado tayo, ano yung bang hanap ng bagay na gusto natin mangyari sa ating buhay. Mm-hmm. But in realidad, they are not doing their part. Yes. And we are here. Wala tayong magagawa. Diretsuhan tayo dito. Opo, yan. Salamat po. Mm. And sa atin pong mga manonood, no, kanina kasi pinag-uusapan natin yung a discouraged man is a burden to himself. Ibig sabihin pala, Doc, mabigat pala na dalahin kapag tayo personally, yung mga tao na nawawalan tayo ng gana or parang discourage ka. Sa atin pong mga manonood, ano, pinag-uusapan nga natin itong pinanghinaan ng loob ang isang tao. Pagka ganito pala, Doc, alam mo, Doc, naalala mo ba yung mga cases? Kasi katulad yan, yung binasa natin from the Book of Mind, Character, and Personality regarding sa mga medical students. And hindi lang pala mga medical students, kasi naalala mo ba, Doc, yung case ng isang anak ng ating former senator na nagpakamatay? Yeah. Mm. At hindi yung biro sa ating pong mga manonood. At yung tumalun doon sa building na Miss Universe. Yes. Recently, di ba, Doc? Napakadami.
And baka po kayo, meron po kayong personal experience and ayaw na nating marinig yung ganito siguro, doon. Siguro, tumbukin na natin ito. Mm-hmm. Eh, total, nandito naman tayong dalawa. Mm-hmm. To be honest, kung ating uugatin itong major cause ng depressions na ito, mm-hmm. kahit sa mga kabataan, maraming na. Kasi nung araw kami, talagang may time kami na maglaro. Mm-hmm. At sa pag-aaral, libro talaga. Mm-hmm. Eh, nagpapatuloy naman talaga na itong mga gadget na ito ay nakasira ng utak ng tao. Mm-hmm. Binago natin because of the modern, para makakop up dito sa ganitong... Kaya meron nga akong pasyente nun, taga UP yung anak niya. Mm-hmm. Matalino, cum laude. Mm-hmm. Puyat ng puyat. Mm-hmm. Nagkaroon ng kidney failure. Alam bang nasambit niya sa bibig niya? Mm-hmm. Hindi bali nang hindi matalino yung anak ko. Mm-hmm. Kasi puro gadget. Opo. Cellphone. Nawala na sa normal na turnover ng mundo. Mm-hmm. Namatay yung anak niya. Kaya sabi niya, hindi bali nang hindi mataas ang pinag-aralan ng anak ko kung buhay lang. So ang pinopoint ko rito, ang isa sa cause ng depression, hindi lang naman yung mga problemang yan. Mm-hmm. Kundi yung masyadong iisa na lang ang tuon ng ating kaisipan. Yes. Masyado tayong na-focus dyan sa social media, na-focus tayo dyan kung ano yung mga bagay dyan, mm-hmm. yung tinatawag na Facebook, nakaka-addict yan. Nangyari, kinukumpir mo sarili mo, pag nakita mo na magandang buhay nila, ikaw ay kulang sa tinatawag na financial na tinatawag na magpapasaya sa'yo, mm-hmm. magkakaroon ka ng jealousy, envy, yes. and so on. Mawawala ng contentment. Mawawala ka na ng contentment. Kaya kung ako yung tatanungin talaga, ang numero uno talaga, pag hindi mo kayang kontrolin ng cellphone mo, at gadget mo, tanggalin mo. Amen. E paano tayo makakaroon ng tinatawag na kalayaan dito mm-hmm. sa tinatawag ng mga problema ito? Mm-hmm. Ibalik natin sa nature. Magtanim yes. tayo ng mga gulay. Mm-hmm. Kumain tayo ng tamang pagkain sa araw-araw. Mm-hmm. At huwag tayong hihinto. Huwag tayong bibigay. Bakit? Talagang tayo ay nilalang ng Panginoon, hindi para makaranas ng ganyang problema sa buhay. Amen. Salamat po, Dok. Mm. Alam mo, sa atin pong mga manonood, no, nais lamang po namin na ibahagi po sa inyo yung isang study recently conducted ng American Medical Student Association, and this was this happened January 21, 2020. Healing the very youngest healers. Ano kayang ibig sabihin nun? 9.4% of fourth-year medical students and residents reported having suicidal thoughts in the previous 2 weeks. According to the American Medical Student Association, medical students are 3 times more likely to die by suicide as their same age peers. And while it's unclear how many physician trainees die by suicide each year, suicide is the leading cause of death among male residents and the second leading cause of death among female residents. Ang tindi pala ng epekto nito, grabe. Kala lang ng tao, tinalo pa itong pandemic ngayon. Yes. Kung sa number lang ang pag-uusapan. Mm-hmm. Eh bakit din natin ito talagang bigyan ng tuon? Dahil kawawa naman yung mga tao sa buong mundo. Mm-hmm. But anyway, siyempre, ang point lang naman natin talaga dito, dahil alam natin na napakarami na yung nasa ganitong scenario. For example na lang, mm-hmm. ano nga itong mga games sa cellphone? Oh. Alam mo ba napakaraming nakapokus dun sa game na yun. Yes. Inanapupuya talaga. Mm-hmm. Ano nga yung game na yun? Yung Mobile Legends. Ayan. Matindi yan. Ang daming sinisirang mm-hmm. utak ng mga kabataan dyan. Mm. Totoo, Dok. Tapos meron pa silang ano, yung mga meet-up pa. Ha? Yung nagkakaroon sila ng mga friends dahil dun sa games na yan. And at the same time, labanan nito, puyatan nito. And yes. then later on, ang mata nila, ang pupula na. Mm-hmm. At hindi na matutulog sa gabi. Sa araw tulog. Mm-hmm. Kaya ang payo ko sa ating mga magulang at sa ating mga kabataan ay talagang kung gusto natin na mawala dito sa tinatawag na problema na napakarami yung hindi na nababali yung gift ng Panginoon na buhay, magsimula tayo ng panibago. Yes. And also sa atin pong mga manonood, no, nais ko din po na bigyan ng tuon yung tinatawag natin na self-reflection. We need to know oneself. Dok, may tanong ako sa inyo. Mm-hmm. Kilala niyo po ba ang sarili niyo? Actually, siyempre, buong buhay ko, ako na ito eh. Mm-hmm. Marami naman talaga akong alam. Mm-hmm. At masasabi kong, alam kong... Kilala bilang, mo yung sarili mo. Bilang tao, talagang hindi ko kaya sa sarili ko. Umaamin ako. Okay. Mahina ako. Mm-hmm. Kaya lang ako lumalakas kasi kahit papano, alam ko na merong Panginoon na matatakbuhan ko. Amen. At yun yung pinakamaganda sa lahat. Alam niyo mga kaibigan kung ba't tinanong ko si Doc regarding sa kung kilala niya ang sarili niya? At napakaganda ng sagot mga kaibigan ni Doc Tam. Bakit? Kasi
Kung tayo lang sa sarili natin, hindi natin kaya eh. But if we focus our thoughts, our minds, our hearts, yung focus natin sa Panginoon lang, do you think malulungkot ka? If you know that you have a Heavenly Father who is rich, pinakamayaman sa lahat, who will provide everything you need, who will give you the best love life, who will give you the best family ever. Yung mga pangako niya sa Bible, remember Doc, di ba? Yung pinag-usapan natin sa scriptures, lahat ng mga pangako niya. Remember, kanina nabanggit na ni Doc, Matthew 11:28-30. Come. Yun po ang sabi ng Panginoon sa atin. Kapag lumapit tayo sa Kanya, Siya magbibit-bit lahat ng mga dalahin natin. Alam mo, kanilang baga, during our devotional ng Son and Daughters, ang lakas ng ang naging dating sa akin. At ang text na ginamit doon ay yung Revelation, ng Apocalypse 22:14, na pinaliwanag doon yung pagsunod daw sa Kanyang kautusan, ay bibigyan tayo ng karapatan na makatikim nung tree of life at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Na ang requirements lang ay sumunod sa Kanyang kautusan. Mm-hmm. Dahil gobyerno ng Panginoon yung ating pupuntahan. Mm-hmm. Na dito sa sanlibutan, binigyan tayo ng requirements kung ano yung bagay na kailangan nating panatilihin na Siyang magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay. Mm-hmm. Unang-unang naisip ko sa sarili ko, pinaliwanag doon yung kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ang sabi ko sa sarili ko, napaka-blessed talaga tayo. Bakit? Mahirap ang sumunod sa 10 utos. Hindi naman para bilhin natin yung kaligtasan dahil binigay na ito eh. Mm-hmm. Pero in return, na binanggit sa John 14:15, mm-hmm. na matapos mong makilala yung Panginoon mo, na yung kantang On a Rugged Hill, napakaganda. Sabi, On a rugged hill stood a rugged cross, and upon the cross there hung in shame God, beloved Son, Christ, the only one whom from heaven to the sinners came. Calvary, rugged hill of sorrow. Yun yung kantang yun. Amen. Kung itutuloy natin yung meaning ng awit na yun, paborito kong awit ito eh. Ma-realize mo na ibinigay na niya sa'yo lahat. Sakripisyo na ginawa niya, na ipanalo niya yung kaso natin. At binigyan tayo ng buhay na ating pwedeng panghawakan at pinangako niya. Na ang kapalit lang, mahalin siya. Bakit mahirap bang hindi magnakaw? Alin ang mahirap, pagnakaw o hindi magnakaw? Mas mahirap pagplanuhan ng pagnanakaw, Do. Mahirap ba ang magbintang o hindi magbintang? Mas mahirap magbintang. Mahirap bang hindi igala ng magulang? Mas mahirap hindi gumalang. O mahirap bang huwag tayong gagawa ng Diyos-Diyosan? Mas mahirap pang maggawa-gawa ka ng Diyos-Diyosan. Mahirap bang hindi magsinungaling? Mas mahirap magsinungaling. So, ibig sabihin, itong utos ng Diyos, eh, magkakaroon ka ng tinatawag na wala kang iniisip na nasasagasaan. Mm-mm. Ang isa lang naman na naging problema ng buong mundo eh. Kaya pinapahirap ng napakarami mga tao. Hindi pwedeng palitan natin yung konstitusyon ng Diyos. Na kinamatayan nga niya ito eh. Mm-hmm. Pwede ba natin pababayan ng standard eh? Binayaran na nga niya eh. Buti sana kung in-overlook niya. Ay hindi naman eh. Sa isang kasalanan ng ating mga magulang, kailan pa ba magdanas ang Panginoon ng ganung uri ng hirap sa buhay? Ibinigay niya ang kanyang sarili. Bakit? Dahil tayo'y nasa alipin ng tinatawag na kasalanan. Mm-hmm. Kaya nga lahat tayo nagkasala sa Romans 3:23, if I'm not mistaken. Kaya yung pangili ng araw, ng kapahingahan, ito'y kasaysayan nito sa unang aklat pa lang. Na ang kasaysayan, 6 na araw na ginawa ng Panginoon ang sanlibutan at saka 7 ay para makilala natin na Siyang lumalang sa iyo at sa buong sangsinukob. Amen. Kaya kung maalala natin itong kasaysayan ito, hindi lang kasaysayan ang pagpapahinga ng araw ng Sabat. Mm-hmm. Sinampulan pa niya, ipinag-prepare niya na kung tawagin na yung recipe o yung menu, kung anong pagkain ang kailangan kainin ng tao. Wala siyang ipinagalaw na anumang pagkain may buhay. Sila yung namahala doon para maging part ng kaligayahan ng ating mga magulang. Mm-hmm. At ang kinain nila ay yung pagkaing pinanggagalingan ng may binhi at buto. Mm-hmm. 932 years, walang kinain flesh buto ng ating mga magulang. Mm-hmm. Kaya when we are reading the Bible, we must start from the beginning. Yes. Huwag naman natin kakalhatiin lang. Mm-hmm.
Yan ang problema ng buong mundo ngayon. When we are looking for the right, what you call it, knowledge and information, especially looking for the right religion, the true religion means they are carrying the health message. Amen. Paano natin ipipresent ang ating katawan kung may sakit ka? Paano mo mag-glorify yung Panginoon kung alam mo naman talaga na ang pagkain pinapakain sa'yo? Kaya nga pinababalik na tayo sa original diet eh. Dahil sapat na yung nakikita natin na bumagsak talaga yung lifespan ng tao. Eh. Yes. Hindi ba sapat yan? Pila-pila ng mga tao sa hospital. Mm-hmm. Pero yung mga tao na mga kumakain na maayos sa kanilang sambahayan, kitang-kita natin ang ebidensya. Mm-hmm. Just imagine, misis ko nila nagpapatotoo. Mm-hmm. At the age of 35, comparing sa edad ko ngayon, mas gwapo daw ako ngayon. Eh, sabi ko naman, hindi ko naman tinataas yung sarili ko. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kabila ng kinagisnan ko, hindi naman kami vegetarian, dinala niya ako sa tinatawag na lifestyle na alam ko na ang Panginoon ang may akda nito. Amen. Kaya I'm more than proud and thankful for it. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko, naging passion ko na at naging legacy ko o naging bahagi ko na sabi ko, ibig kong maging kabahagi din ako sa gawain na ganito. Mm-hmm. At marami nating mga kapwa Pilipino ang ma-encourage natin na hindi naman dapat tayong malungkot. Yes. Hindi pinag-uusapan dito yung dami ng pera mo. Maraming nadidepress na maraming pera. Totoo, Dok. Hindi question yan. Mm-hmm. Kaya yun yung ating binibigyan ng daan dito sa programang ito. Pagkaman medyo so napahaba yung topic na depression, pero what can we do? This is one of the major attack of Satan in these last days. Pero yan, alam ba kung anong number one cause o number one root? Pride. Totoo, Dok, no? Pride talaga. Nasa sa atin po yun, no? Sa atin pong mga manonood. And also, we would like to share with you Mind, Character, and Personality, page 488, paragraph 1. Sabi po dyan, to think that in any work that he may plan to do, God will sustain him. While he piles upon himself studies and subjects himself to exposures that imperil health and life and violate the laws of nature, is contrary to the light that God has given. Nature will not be imposed upon. She will not forgive the injuries done to the wonderful, delicate machinery. Do? Mabigat ito eh. Parang may pagbabanta na doon. Actually, nung nabasa ko ngayong Healthful Living, chapter 5, doon ko nakita na yung bigat pala, yung timbang ng kasalanan, ng pagbabaliwala sa walong utos ng pangalusugan at yung timbang ng Ten Commandments ay isa lang pala ang tinatawag na kabayaran. Kaya kung pagkaminsan, pag hindi ka nag-exercise, meron man taong hihingi ng tawad, Lord. 3 days na ako na hindi nag-exercise, tulungan mo ako na makabalik ako. Lord, patawarin mo ako dahil 2 gabi na akong late yung tulog ko. Kasi marami kong ginagawa. Lord, patawarin niyo po ako dahil yung hangin eh, pinapasok ko sa katawan ko ay hindi maganda dahil mainit dito sa Manila. Air condition yung ginagamit ko. Meron ba mga taong nananalangin at nagigilty? Wala. Ang tawag dyan ay chronic na. Kahit alam mo nang nandun ka, wala kang courage na para bang isipin mo na kailan makawala ako dito. Pag tumagal ka ng years and years, part na ng buhay mo yan. And then later on, biglang babagsak ang iyong katawan. And then later, huli na. Kaya kitang-kita natin yung difference. Kaya nga 1902 pa. Anong sabi ng ating propetisa sa Country Living Book? Get out from the city and find a place that you can make your own provision. So that when the time comes, when buying and selling will be difficult one, ang sabi doon, then you will be free from the, what you call that, yung problema ng kapaligiran. Yes. Yung tanong, sino ngayon yung mga sumusunod dito? Kaya dalawa yung titingnan ng Panginoon dito. Binigyan ka ng impormasyon sa mga huling araw, talagang darating ang time na talagang ang syudad talaga dapat iwanan. Bakit? Diyan magkakaroon ng lindol. Yes. Diyan magkakaroon ng baha. Diyan magkakaroon ng pagtaas ng krimen. Eh bakit nagsesettle tayo sa Kamaynilaan? Bakit? Mainly, nadidepress tuloy tayo. Totoo, Dok. Eh, yun na lang pollution eh. Depressing na eh. Yun na lang traffic, nakaka-depress na yun eh. Yeah. Totoo yun, Dok. I will really agree sa sinabi mo na yan. Kaya yung mga nasa Metro Manila, wake up.
time gising na po to get out yes from that place na lumuwag naman ang kamay nila. Mm-hmm. Minsan nakakasikip lang tayo dyan eh. Alam naman tayong napakalaking, pero hindi naman lahat kasi may gawain dyan. Mm-hmm. Pero ang point doon, talagang kailangan natin talagang magkaroon ng immediate action. And sa atin pong mga manonood, no, nais din po namin na ibahagi po sa inyo na alam niyo po ba na yung talagang salitang depression o yung topic na depression ay talagang may topic talagang siyang sarili doon sa libro ng Mind, Character, and Personality. At yun po ay nakalagay po sa paragraph 4 ng page 488 ng librong ito. Ang sabi po doon, he has no reason to feel as he does. Yung ano daw po? Being depressed. It is all the work of Satan. He must not suffer the enemy thus to control his what? His mind. He should turn away from the dark and gloomy picture to that of the loving Savior, the glory of heaven and the rich inheritance prepared for all who are humble and obedient and who possess grateful hearts and abiding faith in the promises of God. This will cost him an effort, a struggle, but it must be done. Your present happiness and your future, eternal happiness, depend upon your fixing your mind upon cheerful things, looking away from the dark picture, which is imaginary, to the benefits which God has strewn in your pathway, and beyond this, to the unseen and eternal. Alam mo, itong mga quotations na ating binibigay at binabasa kung aananam namin natin ito, talagang ano, napaka ganda nating i-meditate. Eh. Kasi talagang ililid ka talaga sa tamang lugar. Eh, na hindi ka basta na lamang na magagapi ng kaaway. Kaya kung tayo magiging masunurin sa Panginoon, ay alam ko na may papanalo din natin ito. Ang sabi doon, we can do all things through Christ. Sa atin hindi kaya, pero through Christ, amen, we can do it. No question about it. And also, no, sa atin pong mga manonood, nais din po namin na ibahagi po sa inyo ang nakalagay po sa pinaka-topic natin ngayong hapong ito, conquering emotional instability or overcoming it. You belong to a family who possess minds not well balanced, gloomy and depressed, affected by surroundings and susceptible to influences. Unless you cultivate a cheerful, happy, grateful frame of mind, Satan will eventually lead you captive at his will. Ang ganda. Alam mo na experience ko sa America, kasi just imagine 1980s, nandun ako. Nakita ko dun yung bibili ka ng bahay, 30 years to pay. Pangalo, nakadepende yun sa trabaho mo kung paano mo i-maintain yun. Yes. Nakalock-in ka ng 30 years. Siyempre, marami kang credit card. Yung mga insurance ka na kailangan i-maintain mo yan. Plus yung standard of living. Siyempre, ala ka magagawa. Nakatira ka sa tinatawag na ganung uri ng modernong kapaligiran. Pero hindi nalalaman ng karamihan na talagang tapit ka sa patalim. Na hindi ka magkaroon ng kalayaan na mabuhay na walang binabayaran na malalaking bills. Kaya nga yung karanasan ng isang lalaki doon, nasa YouTube yan eh, tiga Florida eh. Ginawa niya, tinanggal niya yung sarili niya sa system. Tinanggal yung pera. Bumili siya ng lupa, siguro mga 2 acres or 1 hectare. Tinanim nga niya mga dahon, yung panglinis ng ano niya eh, yung napkin eh, yun yung tissue niya eh. Tapos yung pagkain niya, nandun lahat. At nasubukan niya, nang itanim na niya lahat yung mga means na kailangan niyang pagkain sa araw-araw, may simpleng bahay siya, ayos yung kanyang garden, ayos yung landscaping ng kanyang maliit na bahay. Doon lang niya naranasan yung pagwala ka pala sa tinatawag na system. Doon lang siya nagkaroon ng tinatawag na totoong buhay. Sabi niya, bakit ngayon lang? Pero sinong tao ang kayang gumawa niya? Kaya yung point dito na talagang nabubuhay sa nature, hindi naman extreme ito. Kanya-kanya ito eh. Pero ang point, kung naniniwala ka na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, na talaga namang yung nangyayari ngayon, tanggapin natin, unang-una. Ngayon lang nangyayari sa buong mundo itong economic crisis na ito, buong mundo ito. Pangalawa, yung dami ng mga tao na namamatay.
bunga ng tinatawag ng mga modernong kapaligiran. At isang bahagi na kitang-kita na nga natin yung binanggit sa 590 ni Sister White. Anong sabi doon? Na itong climate change, calamities and so on, ito yung gagamitin ni Satan para justify na kaya maraming kalamidad ay bunga ng hindi nagkakaisa ang sangkatauhan. Kaya gumawa sila ng tinatawag na one world religion, na nagtayo na sila ng building dyan sa United Arab Emirates. Sa mga nagbabasa ng Great Controversy, alam natin na ang kasunod nito, itong climate change na ito, itong pandemic na nangyayari sa buong mundo, at itong crisis na naranasan na napakaraming tao, ang susunod na rito ay yung Sunday law. Kaya wake up. It is really a high time for our beloved people to realize that we are getting close, especially with the final fulfillment of end time prophecy, that the people of God should make some sort of strong decision or commitment that we are not going to look back, but we should look forward that the future events of what we are looking for, it's already getting fulfilled in our time today. Amen. Thank you so much. Alam mo, Doc, ang ganda ng usapan natin, no? Kasi sinimulan natin, no, sa atin pong mga manonood, depression, yung problema ng mundo. Hindi lang itong pandemic, kundi ano ba yung emotional stability, yung condition natin ngayon? Kayo po ba? Ano po ba yung condition nyo ngayon? Healthy pa po ba yung pag-iisip nyo? Or are you thinking na, teka lang, mukhang baka malapit na rin akong mamatay, baka malapit na rin akong mawala? Or hindi rin natin alam kung magigising pa tayo sa kinabukasan. I remember, Doc, when you asked me, yung mga diba? May karamdaman na may edad na, tapos wala yung kanilang mga mahal sa buhay, part ng life ito eh. Pero ang paraan lang talaga eh, ang Panginoon naman, wala namang imposible. Siya lang yung tangi natin pwedeng matakbuhan. Kaya ang tangi ko lang na mensahe sa ating mga viewers ngayon, wala naman pong libre dito. Lahat po tayo dumaranas nito. At kahit nga ako, pero ang pinaka-point natin dito, advantage talaga yung mga nakakaalam ng mga promises ng Panginoon. Amen. Na kung kayo man ay dumanas ng ganyang mga dalayan sa buhay, naririto lang ako. Hindi ko kayo pababayaan. Amen. But sino bang walang problema? Oo nga. Lahat tayo meron. Pag wala kang problema, hindi ka binanggit ko. 6 feet below the ground ka na. Iyon. Peace of mind ka. Yes. Pero ang point, masarap pa buhay. Totoo. Lalo na pag alam mo na ang Panginoon ay nandyan. Lagi para sino ba naman ang walang problema? Yun nga lang na nasara yung kumpanya ko. Dahil gawa ng pandemic. Eh dati-dating talaga namang yung kinikita ko, talaga nagagamit ko dun sa kung ano man yung mga obligasyon ko. Relax na relax ako. Dahil matagal din naman ang panahon na na-establish ito. Eh biglang bumagsak. Eh kung wala akong Panginoon, malulungkot ako. Totoo. Eh siyempre, marami rin namang mga dapat kong suportahan. Pero palibasa, may Panginoon ako. Saka ang laging number one na pinapasok ko sa isip ko, hindi natin control kung ano yung mangyayari sa mundong ito. Yes. Wala tayong sariling pag-aari. At kung sakali man na dumating ka sa point na tanggalin lahat sa iyo, ang importante, alam mo, na we are going home. Amen. We are not from here. Yes. We are just what? A pilgrims. Na tayo dito, anong tawag sa Tagalog doon? Tayo ay manlalakbay lang dito. Manlalakbay. We are not actually to settle. Yes. Kaya lang, siyempre, nadali rin tayo. Lalo na ako. Sa sobrang ng daming aking accessories na hindi ko iniisip na mapapabilis na ganito. Kaya ang number one na dalangin ko sa Panginoon, i-take over niya ako. Kasi talagang stressful talaga ang lahat ng bagay na ginagalawa natin sa mundong ito. Pero the moment you realize that you need God in your life, everything is going to be easy. Amen. And smooth. Yes. That's why wala tayong maidadahilan bakit may pangako ang Panginoon. Amen. Na hindi niya tayo pababayaan, even at the end ng time. Thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, ituloy po natin yung kaninang binabasa natin. Ano? Sabi dyan, you can be a help, a strength to the church where you reside, if you will obey the instructions of the Lord and not move by feeling. Ano daw po? Not move by feeling. Ibig sabihin pala, deceiving pala, no? Dok, yung emotion kasi natin, hindi ka po pwede mag-rely dyan eh. Yes. Kunyari, feeling, malungkot ka. Parang feeling mo, hindi ka pinatawad. Huwag kang titingin doon ang isipin. Pag nagkamali ka, pinangako ng Panginoon, basta honest ka, you feel like not being comfortable of what you, kung ano man yung nagawa mo. Ask
forgiveness. The Lord forgiveness. Yes. And then the Lord, by faith, patatawarin ka. Huwag yung emotion mo. Mm-hmm. Kasi naranasan ko yan. Mm-hmm. Para bang pag nakamali ako, para bang ang feeling ko sa pakiramdam ko, para bang hindi na ako karapat-dapat sa kanya. Mm-hmm. Kay Satan pala galing yan. Yes, totoo yun. Dok, alam mo, natumbok mo eh. Kasi alam niyo po mga kaibigan, ang sabi po dito ay, if you will obey the instructions of the Lord and not move by feeling, but be controlled by what? By principle. Kasi ang Panginoon, ginawa tayo because of love. Ang prinsipyo niya ay mahal niya tayong lahat. That's why, inuna niya muna na ayusin yung titirhan natin bago niya tayo ginawa. Kasi ayaw niya tayong magutom. Ayaw niya na wala tayong titirhan. Ayaw niya na mahirapan tayo. Kaya, mga kaibigan, let us be controlled by our principles, by God's principles, by reading the scriptures, and by knowing our Savior. Kaya binanggit ko yung February 10 sa Son and Daughters. Tingnan nila sa internet. Mm-hmm. Mapabasa nila rin na nagprepare ang Panginoon ng yung sa City of God. Mm-hmm. Yung mga sumunod sa kanyang instruction o sa requirements niya, mm-hmm. ay magkakaroon ng tinatawag na tunay na kaligayahan na ibig ng Panginoon ay walang maiwan, kundi magkaisa ang bawat pamilya, na may ibalik talaga yung tinatawag na pagkilala na ang Panginoon, hindi niya tayo iiwanan, mm-hmm. sa katayuan na para bang ang tingin natin ay wala na tayong pag-asa sa buhay. Kaya isang gift yan na talagang magkakaroon ka ng tinatawag na kaligayahan na hindi kayang palitan ng mga emosyon na yan. Mm-hmm. Dahil panira lang ng kaawayan. Yes, ayan. Be happy. Mm-hmm. Dok, sinabi mo na, be happy. Sa atin pong mga manonood, ang sabi po dyan ay, let cheerful, happy, loving words fall from your lips. Not gloomy, loneliness, sadness, frown face. Di ba nakakatanda yun, Dok? Nakakatanda yun. Saka yung, alam mo, yung liver mo, mm-hmm. nagsishrink yan eh, pagka-depressed ka. Oh, di ba? Hindi lang yun, lalapot pa yung dugo mo. Mm-hmm. Hindi lang yun, yung kidney mo. Eh, hindi lang yun, hindi pa yun. Napakaraming side effect. The entire system are being affected. Yes. Talagang babagsak ang energy level mo, babagsak ang antibodies mo. Mm-hmm. Napakasarap matulog. Yes. Pero pag ang isang tao ay negatibo, kaya lang minsan, kumbaga minsan marami ang kasabihan eh. Mm. Naalala ko yung, kasi naging kaibigan ko rin si Madam Imelda Marcos nung araw. Mm-hmm. Lagi sa akin yan sa Kapasigan. Mm-hmm. Ang sabi niya, ang sekreto ro niya, kaya mahaba ang buhay niya. Kasi gusto niyang mga kasama ay yung mga positibong tao at magaganda. Wow! Eh, ala tayo magagawa, yun yung sikreto niya. Mm-hmm. In-relate ko lang. So, ibig sabihin pala, umiwas ka muna sa mga taong, kumbaga sa mga, di ba, you tell me who's your friend. Mm-hmm. And I will tell you who you are. Mm-hmm. Iwasan mo yung mga negatibong mga tao. Yes. Na parang lahat ng bagay, problema. Mm-hmm. At habang hindi ka pa nakakakopap sa sariling problema mo, eh, pumili ka muna ng mga taong may Panginoon sa buhay nila. Mm-hmm. Na ang magbibigay sa'yo ng tinatawag na panghikayat para makabangon ka. Mm-hmm. Na ang tao ay merong kakayanan, meron tayong choice na binigay, na meron kang karapatan para ipaglaban mo ang regalo ng Panginoon, na ang Panginoon, alam mo, na ikaw ay mahalaga sa kanyang buhay, mm-hmm. na hindi kanya pababayaan. Amen. And thank you so much, Doc. And sa atin pong mga manonood, nakasulat po sa Medical Ministry, page 43, no need to be a slave to depression. Remember that in your life, religion is not to be merely one influence among others. It is to be an influence dominating all others. Be strictly temperate, which is part of our new start. Resist every temptation. Make no concessions to the wily foe. Listen not to the suggestions that he puts into the mouths of men and women. You have a victory to win. You have nobility of character to gain. But this you cannot gain while you are depressed and discouraged by failure. Break the bands with which Satan has bound you. There is no need for you to be his slave. There is no need for you to be slave. At ang sabi po sa John chapter 15, verse 14, ye are my friends, Christ said, if ye do whatsoever, I command you. Napakagandang pangako ito ng Panginoon. Mm-hmm. Alam mo, meron akong awit na bagay dyan. Yung keep looking up. Mm-hmm. Ang sabi dun, yung words o yung lyrics o yung kabuuan ng awit nito, ang sabi dun, ang buhay ay mayroong lungkot,
may katwaang di masayod upang sumigla kang lubos. Laksa ng iyong loob kay Jesus ka tumingin at iingatan. Hindi ka niya pababayaan kailanman. Magtiwala ang ulap ay mapaparam sa itaas kalaging tu manaw. Suson, suson manang hirap, dibdib mo man ay may sugat. Ang pagsubok ay nagkalat kay Jesus tumawag. Kay Jesus ka tumingin at iingatan. Hindi ka niya pababayaan kailanman. Magtiwala ang ulap ay mapaparam sa itaas kalaging tumanaw. Ito yung message ng awitin na ito. Amen. Kahit ano man yung problema natin, mm-hmm. kahit susun-susun pa yan. Amen. Pero meron tayong Panginoon. Amen. Na pwede nating lagi ng pagbigyan ng ating mga dalayan sa buhay. Kaya say no to depression. Mm-hmm. Amen. Be free. Yes. Be happy. Mm-hmm. Be thankful. At tayo magkakaroon ng tinatawag na panibagong buhay. Thank you so much, Doc. And sa ating pasensya na, napaawit ako kasi ang ganda ng lyrics nun eh. Hindi, kasi okay bagay lang, dun sa topic natin eh. Mm-hmm. Okay lang, Doc. Alam niyo po sa ating pong mga manonood nun, katulad po nung awitin ni Doc, napakaganda po talaga na we have to wait upon the Lord. We have to be patient and pause for a moment. Am I depressed right now? Are you depressed right now? Pray. Seek God. Read the scriptures. Alalahanin natin kung sino yung mga nagmamahal sa atin. And most especially, let us remember that God is the first one who loved us. So sa ating pong mga manonood, no? Ang ganda pong isipin na mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Kaya kung may pinagdaraanan po kayo, tumingala lang po kayo sa langit. Manalangin po tayo. Dahil ang Panginoon, siya yung tutulong sa atin. Ang Panginoon, siya yung aagapay sa atin. At kung hindi mo na kaya, ano pong sabi? Uulit-ulitin po natin. Mateo 11:28-30. Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for my yoke is easy and my burden is light. Kaya ibigay po natin sa Panginoon, mga kaibigan. Huwag po kayong mag-alinlangan. Kung hindi kayo naiintindihan ng kaibigan, ng kapamilya, ng kapatid, o pwede ng asawa niyo po, mag-send po kayo ng message dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Maybe we can help you. Maybe we can talk to you as well, and we can pray for you. Alam mo, Doc, ang ganda ng topic talaga natin, no? Dahil hindi biro. Isang bagay na lang po ang nais ko pong ibahagi ngayong hapon pong ito. Ipanalangin natin ang mga tao na nadidepress sa mga panahong ito. Dahil ako personally, Doc, I have friends who experience na nagsabi sila talaga na, Gladys, I don't want to live anymore. At yun yung masakit sa isang kaibigan. Lalo na siguro pag nalaman ng magulang ng taong yun na yung anak niya, hirap na because of depression. At sa atin pong pagtatapos, mga kaibigan, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Mind, Character, and Personality, Volume 2, page 488, paragraph 3. Overcoming costs efforts. And this is a counsels to a family.
You can be a happy family if you will do what God has given you to do and has enjoined upon you as a duty. But the Lord will not do for you that which He has left for you to do. I would like to repeat that, friends. But the Lord will not do for you that which He has left for you to do. Katulad nga po sa kasabihan natin, nasa Diyos po ang awa, nasa tao ang gawa. Kung tayo po ay mananatili na lugmok, tayo ay mananatili na mapanglaw, malungkot, mas lalo po tayong bibisitahin ng kaaway. Kaya meron tayong awit eh. A merry heart, do it good like a medicine. Like a medicine, it's a merry heart. A broken spirit, try at the bone. A merry heart is the joy of the Lord. Katayin mo sa Tagalog, hindi ko abisado. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malulungkutin pumapalit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Amen! Amen talaga, Doc! At muli po sa ating pong mga manonood ay ating pong ipanalangin ang ating pong mga kaibigan na nakararanas po ng depression. Mga kaibigan po natin na kailangan po ng panalangin regarding po sa mga paghihirap, mga pagsubok, especially sa mga panahon pong ito. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin, Diyos Ama, ang may-ari po ng aming mga puso at isipan. Lubos po kami nagpapasalamat sa amin pong buhay. Especially, Panginoon, sa topic po namin regarding depression. Alam niyo po, Ama, ang bitbit, mga dalahin, mga bumabagabag sa bawat isa po sa amin. Higit po sa lahat, ang amin pong mga kaibigan na nanonood na nakakaranas, Panginoon, ng depression. Mga anak, kaibigan, kapatid, mga lolo't lola, o mga magulang po namin, dalangin po namin sa inyo, Ama, na ang banal na Espiritu ang mag-comfort po sa bawat isa po sa kanila. Dalangin po namin, Ama, na kayo po ang yumakap sa kanila sa gabi-gabi at sa tuwi-tuwi na, dahil alam po namin, Ama, na kayo po ang may-ari ng kasiyahan. Kayo po ang nagbibigay kasiglahan at kasiyahan sa amin pong mga puso na nalulungkot at nanlulupaypay. Dalangin din po namin sa inyo, Ama, ang mga tao po na nag-send po ng kanila pong mga prayer requests and thanksgiving. Bagamat kami, Panginoon, ay makasalanan at mahina, alam po namin, Panginoon, na kung kami, Panginoon, ay nakakaranas ng mga kasakitan pisikal, emosyonal, pinansyal o espiritual, kami po ay inyo pong pagagalingin. Tulungan niyo po kami, Ama, na makabangon sa kahirapan ng amin pong pagiging depressed. Tulungan niyo po kami, Ama, na makaahon sa mga pagsubok na amin pong nararanasan ngayon at sa amin pong kinalalagyan ngayon. Tulungan niyo po kami, Ama, na makasunod po sa inyo pong walong utos ng kalusugan, dahil ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, mga kaibigan, ay maraming salamat po sa inyo pong pakikibahagi at pagsama po sa amin sa hapon pong ito. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po ang naturopathic expert na si Dr. Tamateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.